Gandang umaga muli mga kababayan. So ito, nandito na naman po tayo sa ating bakuran at magpapakain tayo ng alaga nating mga native chicken. Ito yung pinagkakaabalahan natin dito sa bahay. And hopefully maparami natin itong mga alaga nating mga native chicken na ito para isa sa magiging source ng ating income. So ito, magandang umaga pa lang. Papakita ko sa inyo itong mga alaga nating mga manok, mga kababayan. Ito na produce lang namin dito. Wala pa nga silang kulungan. Kaya ano lang sila, free-range lang sila nandito, mga kababayan. Papakita ko sa inyo. Ito na guys, ang ating mga alagang native chicken. Ayan, dito lamang natin inaalagaan sa ating mga bakuran. Dito natin nililimlim sa ating extension dito sa ating bahay kasi wala pa silang permanente na kulungan kahit na maliit lang sana mga kababayan. O hopefully mapapagawa natin ang kulungan nito kasi dumadami na sila. Meron pang mga kasalukuyan nangingitlog at may naglilimlim. Dito lang din sa sulok-sulok ng aming bahay sila nangingitlog. At ginagawa na lang namin ng DIY kung mayroong mga plastic container o mga batcha na maliliit. Ayun ang ginagawa naming ano, itlogan nila at doon sila naglilimlim mga kababayan. So kailangan pagawa na natin ng kulungan ito at saka po ano, yung maliit na bahay nila para every hapon doon natin ilalagay lahat sila. At doon sila matutulog mga kababayan para safe po sila sa mga predators na pwedeng kumain sa kanila, mga ahas, yung mga ganon, mga pusa, daga. Ayun, talagang mauubos yung ating manok kapag wala silang bahay o tutulugan na safe mga kababayan. Kahit mga ahas yan, kumakain din ng manok mga kababayan kasi minsan dito sa aming bakod meron kaming nahuling ahas na malaki mga kababayan. Eh syempre, yung mga pagkain yan, talagang tinitira yan, mga manok, mga kababayan. Oh, ito, mapapansin nyo mga kababayan, dumadami na sila ito. Pero ito, actually, hindi namin binibilang kung ilan sila mga kababayan dahil mahirap naman, napaka, masakit sa mata kapag kabibilangin mo pa sila lahat mga kababayan. Kaya yan, basta na lang pinapakain namin. Every morning nagpapakain tayo kapag umaga mga kababayan para meron na silang resistensya. Kahit papano, meron na silang kinain sa umaga. And then ayan, maghahanap pa sila ng mga ibang pagkain like mga insekto o mga damo-damo diyan. Pwede rin silang kumain ng mga ganoon kapag pagkatapos natin silang pakainin. Sa ating mga pinapakain na halo kasi ang pinapakain natin mga kababayan, feeds, hinahaluan natin ng naginiling na yellow corn para naman hindi gaano magasto. Pero balak natin kapag nakapag-harvest tayo rito sa farm natin magbubukod tayo ng mga ilang sako na yun ang ipapakain natin for the rest of the another planting season na naman para merong abasto at hindi tayo bumibili na napakamahal na giniling na mais mga kababayan kasi binibili natin 40 pesos o parang pits na rin 30 to 40 pesos yung giniling lang na mais. Ayun, napakamahal mga kababayan. So sana kapag eto na yung ating isang source of income. Siyempre, ito na yung pagkakabalahan natin dito sa baryo. Every time na wala tayong ginagawa or kapag mga kababayan, kapag every morning before tayo pumasok, pwede naman tayong magpakain. Papakainin natin sila para kahit papano napapagsabay natin yung ating trabaho kapag nasa field tayo. And sa hapon mga kababayan kapag dumating tayo pwede na naman tayo magpakain at meron namang dito sa bahay nila mother na tumatao naman sila rito kaya sila ang tumitingin kapag katanghali mga ito mga kababayan itong alaga nating mga manok na ito. So napakasarap nung isang araw nagkatay kami ng manok
Ibang-iba talaga yung karne ng manok, mga kababayan, compared to sa mga commercial na manok na binebenta, yung mga cubs or yung mga growers na binebenta nila massively yung commercial chicken na yon. Iba talaga, mga kababayan, pag kinumpir natin dito sa mga native chicken, dahil napakalasa itong native chicken. Iba talaga. At saka sa ano pa lang, yung sabaw pa lang, talagang napakalasa, mga kababayan, ang native chicken. Ibang-iba compared mo dyan sa may commercial chicken na massively produced, yung cubs na tinatawag, mga kababayan. So hopefully maparami natin ito, mga kababayan, at pakapaggawa tayo dito sa may bandang farm ng mas maluwang na area nila, para sa ganun ay talagang napakagandang source ng income natin ito, mga kababayan, kasi nakakapanood nga tayo dito sa YouTube, may mga kababayan natin na nagiging successful dito sa pag-aalaga ng native chicken. Pero dito lang sa may bandang Luzon, hindi sila gaanong mas ma-commercialize doon sa bandang Visayas at Mindanao, kasi doon sa may bahaging Mindanao, merong ang produce doon na local chicken, pero pwede makipag-compete sa mga imported chicken, like yung Darag chicken na tinatawag, mga kababayan. Locally produced po yun. Galing dito sa Pilipinas yun, mga kababayan, pero napakagandang lahi ng manok yun. Dito mismo sa bayan nating Pilipinas, bansa nating Pilipinas, na na-produce yun. At kumikita nga yung mga nag-aalaga dyan sa bandang Visayas at Mindanao. Meron pa rito kasalukuyang nangingitlog nating manok. So parami ng parami, mga kababayan, guys, itong ating mga alagang native chicken dito. Kung mapaparami natin ito, pwede tayong magbenta. Ayan, may itlog dyan. Tapos dito may naglilimlim na, nag-hatch, mga kababayan. Ito . Eh, mga DIY lang na lalagyanan. Ito, why not? Plastic. Yan, dyan sila nangingitlog. Nilagay lang natin dyan. Pero ito, mga gawa ito sa kawayan. Yan, basket, parang ano. Ito, walang laman. O, merong isang laman pa. Doon, may tatlo. Yan, yung mga nangingitlog. Kasalukuyang nangingitlog. Guys, na ating mga alaga. Manok. Native chicken. Sana ay maparami natin ito, mga kababayan, para pwede tayong magbenta, magnegosyo ng native chicken. Napakasarap na karne. Ayan, mga kababayan, kasi nga napakasustansya din. Then dito naman, tingnan natin yung ating Brahma chicken. Hindi pa natin pinapakawalan, kasi ito pagka maaga mo silang pakawalan, namamasyal sila dun sa mga kapitbahay. Delikado, baka mawala sila o kagatin ng ang aso. Ayan, yung mga ganun, mga kababayan. Ito, apat. Apat na lang sila itong mga to, kasi yung isa may bulutong sa mata. Apat na lang sila rito, mga kababayan, no. Mas malalaking ano to, kasi may lahi, mas malalaking manok, kasi may lahi na may lahi. Brahma chicken ang tawag dyan, kasi sa kanilang paa makikita merong mga balahibo. Ayan. Papakainin natin ito, guys, para ano naman sila, mabubusog sila at madali silang lumaki. Dito lang natin nilalagay itong mga to, mga chicken natin. Pag merong na-hatch na maliliit, dito muna natin pansamantala nilalagay, para lumaki, mga kababayan, no. So napakasimple lang yung lalagyan na namin dito, pero at least nakakapag-produce tayo o nakakapag-alaga tayo ng manok dito, kahit papaano, mga kababayan. And minsan nalilibre tayo sa paulam, ulam na napakasustansya, dahil nga mga native chicken kumakain lang dito sa bakuran, mga kababayan. Isang kahig, isang tuka na tinatawag nila pag mga chicken, mga kababayan. Ito nga, gaya nito, ito napakailap ito. Itong manok na ito, napakailap. Mahirap pakainin, mga kababayan.
Mga iba nandun na oh. Oh. Then yung iba nasa bukid na, nandun sa farm. Tagahanap ng makakain. So ang ginagawa natin dito, pinapakain lang natin ng umaga. Every morning papakain tayo para meron na silang ano, at least mabubusog na sila. And then kung gusto pa nilang kumain talaga, pumupunta dito sa ano pa, diyan sa may farm. Diyan sila na pumupunta sa may farm, mga kababayan. And of course, every hapon, papakainin din natin ulit sila para maganda naman yung kalusugan nila at maganda yung mga pangatawan nila, mga kababayan. Pero kailangan natin ito, painumin din natin na mga gamot. Wala tayong pinapainom na mga gamot. So parang survival of the fittest ito, mga kababayan. Yung mga hindi nakakasurvive talagang namamatay na. Eh parang kikita natin dito yung mga sisiw natin. Oo nga. O yan si Bunso. Hi, mag-hi ka dito sa ating vlog. Hi. Good morning. Good morning. Oh, isang sayaw nga dyan. Sayaw, sayaw. Oh, yan. Pampa good vibes. Sige pa. Sayaw, sayaw. Mm-hmm. Ayun. Pampa good vibes si Bunso. Ay yung mga alaga nating manok anak, oh. Walang ako. So, ayan mga kababayan. Maraming salamat sa inyong panunood sa ating video ngayong umaga na ito. And we hope na patuloy po kayong manood sa aming mga upload pa. At sana ay maging matagumpay din tayo dito sa pag-YouTube para mapa-improve natin yung ating mga content na ginagawa, mga kababayan. So kahit na paminsan-minsan, pinipilit natin mag-upload ng once a day na video, mga kababayan. Para sa ganun eh, hindi tayo mawala dito sa YouTube. At sana ay gumanda nga ang performance natin sa ating Google AdSense, mga kababayan. Maraming maraming salamat at mabuhay po tayong lahat, mga kababayan.